Welcome sa ating Araling Pilipino YouTube channel. Ang video na ito ay para sa ating mga magiging guro. Mahal na mahal po namin ang ating mga guro sa Pilipinas at sa ibang dako pa ng mundo. Ito po ay ang licensure exam for teachers reviewer. Meron po tayong 50 mga katanungan at mga sagot para sa Filipino or general education. At ang unang tanong po natin, okay, alin sa mga sumusunod ang may wastong gamit ng tinig ng kandiwa? Ang hinog na atis na kinuha sa puno ni Lorna. Letter B, kinuha ni Lorna ang hinog na atis sa puno. Letter C, kinuha sa puno ang hinog na atis ni Lorna. Letter D, atis na hinog ang kinuha sa puno ni Lorna. Maaari nyo pong i-pause ang ating video para makapag-isip kayo o kung kinakailangan ninyong isulat ang mga katanungan ito sa inyong kwaderno. Pause nyo lang po ang video para meron po kayong time na makapag-isip o kung ano man ang inyong ginagawa. Alin sa mga sumusunod ang may wastong gamit ng tinig ng pandiwa? Ang tamang sagot sa ating unang katanungan ay B. Kinuha ni Lorna ang hinog na atis sa puno. Number 2. Sinong Pilipinong manunulat ang tinaguriang ama ng sarswelang Tagalog? Ama ng sarswelang Tagalog. Ang tamang sagot ay D. Severino Reyes. Ama ng sarswelang Tagalog, Severino Reyes. Number 3. Ilang titik ang hiniram ng alpabetong Filipino mula sa alpabetong Ingles? Ilang titik ang hiniram ng alpabetong Filipino mula sa alpabetong Ingles? Anim, pito, walo, siyam. At ang tamang sagot ay pito. At ang mga titik na ito ay ang C, F, J, Q, V, X, at Z. Ang apat, sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin. Sa kanya pa rin sasaya bulong ng puso ko. Sa kanya lamang at wala ng iba. Anong uri ng tayutay ang pinapakita sa itaas?
sa kanya pa rin babalik. Sigaw ng damdamin sa kanya pa rin sasaya, bulong ng puso ko. Ito nga yung kanta. Anong uri ng tayutay ang pinapakita sa itaas? Ito ba ay anapora, epipora, anadiploses, consonants? Ang tamang sagot ay anapora. Ang anapora ay ang pag-uulit ng unang bahagi o taludtod o pahayag. Unang bahagi ang inuulit. Anapora. Panglima, sinabi ni Carlos P. Romulo sa isa niyang akda, ang Pilipino ay may dugong maharlika. Ano ang kahulugan nito? Ang Pilipino ay may dugong maharlika. Ang ating mga choices, ang Pilipino ay nanggagaling sa malayang lahi. Letter B, ang Pilipino ay sadyang mabuti ang budhi. Letter C, ang Pilipino ay galing sa mayamang lahi. At letter D, ang Pilipino ay madaling maipagbili. Sinabi ni Carlos P. Romulo sa isa niyang akda, ang Pilipino ay may dugong maharlika. Ano ang kahulugan nito? Ang tamang sagot ay letter A, ang Pilipino ay nanggagaling sa malayang lahi. Dugong maharlika. Malayang lahi. Ika-anim, hindi totoo ang katapangan na ipinapakita ni Victor sa harap ni Lila sapagkat bahag ang buntot niya sa harap ng paghihirap. Ano ang ibig sabihin ng bahag ang buntot? A. Matapang. B. Matyaga. C. Duwag. D. Malakas ang loob. Ano ang ibig sabihin ng bahag ang buntot? At ang tamang sagot ay duwag. Kapito, blank mo naman sa kanila na magdala ng mapagsasaluhan. Letter A, usap-usapan. B, usapin. C, ipakiusap. D, pakiusap. Ano ang wastong salita na dapat gamitin? Sapat lang. Ang tamang sagot ay C. Ipakiusap. Ipakiusap mo naman sa kanila na magdala ng mapagsasaluhan. Number 8. Ito ay isang epiko tungkol sa kasaysayan ng pag-iibigan ng mga bathala mula sa Iloilo, Antique at Aklan. Letter A, Hinilawod. Letter B, Biag Nilamang. Letter C, Bidasare. Letter D, Maragtas.
Ito ay isang epiko tungkol sa kasaysayan ng pag-iibigan ng mga bathala mula sa Iloilo, Antique at Aklan. At ang tamang sagot ay letter A, Hinalawod. Hinalawod ay isang epiko tungkol sa kasaysayan ng pag-iibigan ng mga bathala mula sa Iloilo, Antique at Aklan. Hinilawod. Number 9. Ang katawagan sa pangalan, pang-abay, pang-uri at pandiwa ay palabuan, pangkayarian, pangnilalaman, palaugnayan. Ano ang katawagan sa pangalan, pang-abay, pang-uri at pandiwa? At ang tamang sagot ay C, pangnilalaman. Ika-10. Ano ang naging pangalan ng wikang pambansa noong 1959? Letter A, Pilipino. Letter B, Filipino. Letter C, Tagalog. Letter D, wikang pambansa. Ang tamang sagot ay letter A, Pilipino. Number 11. Sa aling salita magkakaroon ng saglit na paghinto kung pinagpipilitang si Rosana ang nakabasag ng pinggan? Ang pangungusap ay hindi si Rosana ang nakabasag ng pinggan. Ang tamang sagot ay hindi. Hindi si Rosana ang nakabasag ng pinggan. Number 12. Ang maupay na aga ng mga taga-Samar ay halimbawa ng anong antas ng wika? Maupay na aga. Letter A, kolokyal. Letter B, pambansa. Letter C, balbal. Letter D, lalawiganin. Maupay na aga. Ang tamang sagot ay letter D, lalawiganin. Ito ay ang ibang katawagan ng dialekto, lalawiganin. Number 13. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap? Letter A, ang mga kabataan sa lansangan ay naglalaro at nagtatakbuhan sa lansangan. Letter B, ang kabataan ay naglalaro kung maliwanag ang buwan at nagtatakbuhan sa lansangan. Letter C, ang mga kabataan ay naglalaro at nagtatakbuhan sa lansangan kung maliwanag ang gabi. Letter D, ang mga kabataan kung maliwanag ang buwan ay nagtatakbuhan sa lansangan at naglalaro. Alin dito ang pinakatamang pangungusap?
Ang tamang sagot ay letter C. Ang mga kabataan ay naglalaro at nagtatakbuhan sa lansangan kung maliwanag ang gabi. Labing apat. Isang tulang maromansa na kung saan nakaharap sa mga pakikipagsapalaran ang mga tauhan at hango sa tunay na buhay. Oda, awit, soneto, elegiya. Isang tulang maromansa na kung saan nakaharap sa mga pakikipagsapalaran ang mga tauhan at hango sa tunay na buhay. Ang tamang sagot ay B. Awit. Ikalabing lima. Ano ang pokos ng pandiwa sa pahayag na bumili ng bagong sasakyan si Joven? Ano ang pokus ng pandiwa sa pahayag na bumili ng bagong sasakyan si Joven? Pokus sa direksyon, pokus sa kagamitan, pokus sa sanhi, pokus sa aktor. At ang tamang sagot ay focus sa aktor. Labing anim. Ang kauna-unahang nobelang sinulat ng isang Pilipino gamit ang wikang Ingles ay ang letter A, The Wound and the Stars, letter B, Child of Sorrow, letter C, Like the Mulave, letter D, A Vision of Beauty. Una-unahang nobelang sinulat ng isang Pilipino gamit ang wikang Ingles. Ang tamang sagot ay A Child of Sorrow. Labing pito. Ano ang katumbas ng dekalogo ni Apolinario Mabini na nagsasaad ng aral sa Filipino? Letter A, Mosaic Law. Letter B, Code of Ethics ni Kalantiaw. Letter C, New Society ni President Marcos. And letter D, Code of Citizenship ni President Quezon. At ang tamang sagot ay letter A, Mosaic Law. Ikalabing walo. Isang Pilipinong manunulat na may sagisag panulat na Dimas Ilaw ay si sino si Dimas Ilaw? Ang tamang sagot ay Emilio Jacinto. Labing siyam. Laging umuukil-kil sa isipan ng ama ang nasirang pangako ng anak. Ano ang ibig sabihin ng salitang umuukil-kil? A. Sumasagi. B. Gumugulo. C. Bumubuhay. D. Sumasapi.
Ang tamang sagot ay B. Gumugulo. Ika-20. Kabaliwan at paglulustay ang inyong ginagawa taon-taon. Higit na marami ang maralitang nangangailangan ng salapi at dunong. Ang nagsasalita ay A. Kuripot. B. Matipid. C. Maramot. D. Praktikal. Kabaliwan at paglulustay ang inyong ginagawa taon-taon. Higit na marami ang maralitang nangangailangan ng salapi at dunong. Ang nagsasalita ay praktikal. Ang panukalang inihain niya ay lubhang malalim at mahirap arukin. Ano ang ibig sabihin ng salitang arukin? Ang panukalang inihain niya ay lubhang malalim at mahirap arukin. A. Abutin. B. Unawain. C. Sukatin. D. Tanggalin. At ang tamang sagot ay B. Unawain. 22. Piliin ang gawi ng pagsasalita. Kasiyahan ko nang makitang kayo'y nagmamahalan. A. Pangarap. B. Pagkontrol ng kilos. C. Pagkuha ng impormasyon. Letter D. Pagbabahagi ng damdamin. Ano ang gawi ng pagsasalita? At ang tamang sagot ay pagbabahagi ng damdamin. 23. Ang kaugnayan ng pagkakapatay kina Burgos, Gomez at Zamora sa panitikang Pilipino ay letter A, nanatiling masigla sa diwang Pilipino. Letter B, nakagising sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Letter C, natutong lumabag sa batas at lumaban sa may kapangyarihan ang mga Pilipino. Letter D, naimpluwensyahan ang diwang alipin ng mga Pilipino. Ang tamang sagot ay B. Nakagising sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Sino ang pinagkalooban ng karangalan bilang unang tunay na Makata noong 1708? Sino ang pinagkalooban ng karangalang unang tunay na Makata noong 1708? Jose de la Cruz, B. Felipe de Jesus, C. Francisco Balagtas, D. Jose Corazon de Jesus. Ang tamang sagot ay unang tunay na Makata noong 1708 ay si Felipe de Jesus. Magtatrabaho ako at ikaw ay mag-aaral upang makatapos ka ng pag-aaral. Magtatrabaho ako at ikaw ay mag-aaral upang makatapos ka ng pag-aaral. Anong uri ng pangungusap ito? Hayak, tambalan, hugnayan, langkapan. Magtatrabaho ako
at ikaw ay mag-aaral upang makatapos ka ng pag-aaral? Ang tamang sagot ay langkapan. Ang titiknan ng sa alpabetong Filipino ay nagmula sa alpabetong A. English, B. Abecedario, C. Romano, D. Abacada. Ang titiknan ng sa alpabetong Filipino ay nagmula sa alpabetong Abacada. Dalawamput-pito. Ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Pilipinas ay gulong-gulo kapag may giyera sa ibang bansa. Ano ang unang ginagampanan ng ambasador ng bansa? A. Bilangin ang mga nasugatan at nasawi. B. Alamin ang mga tirahan ng mga Pilipino sa bayang iyon. C. Ipunin ang mga may kaya at ipalipad pa uwi. D. Bayaang magsipag-uwian sa sariling sikap ang bawat isa. Ano ang unang ginagampanan ng ambasador ng bansa? Ang tamang sagot ay B. Alamin ang mga tirahan ng mga Pilipino sa bayang iyon. Ika-28 tanong, mag-aala 5 na, patlang umaga, patlang magising siya. Alin sa mga sumusunod ang tamang spelling? Ang tamang sagot ay letter C, NG sa unang patlang at NANG sa pangalawang patlang. Mag-aala 5 na ng umaga nang magising siya. Ika-29 na katanungan, anong uri ng kayutay ang napapaloob sa pahayag na ito? Naligo na sa hamog ng gabi ang mga bulaklak. Naligo na sa hamog ng gabi ang mga bulaklak. Letter A, pagmamalabis. Letter B, pag-uuyam. Letter C, pagpapalitawag. Letter D, pagsasatao. Naligo na sa hamog ng gabi ang mga bulaklak.
tamang sagot ay letter D, pagsasatao. Sa pangungusap na ito, ginawang tao ang bulaklak, naligo. Ika-30 tanong. Pinakamahalagang nobelang Pilipino sa maraming taon na nalimbag noong 1906 at tumatalakay ng masinsinan sa paksang puhunan, laban, paggawa at sa sosyalismo. Ang tumatalakay ng masinsinan sa paksang puhunan, laban sa paggawa at sosyalismo. A. Luha ng Buhaya. B. Banaag at Sikat. C. Ibong Mandaragit. D. Pangingera. Pangingera. At ang tamang sagot ay Banaag at Sikat. Number 31. Nasaan yung kaganapan ng pandiwa ang pangungusap? Naglaro ng basketball sa Rizal Stadium ang kuponan ng aming pamantasan. Letter A, Sanhi. Letter B, Tagaganap. Letter C, Kagamitan. Letter D, Ganapan. At ang tamang sagot ay Ganapan. Anong uri ng pagbigkas ang salitang dambuhalan? A. Malumi. B. Mabilis. C. Maragsa. D. Malumay. Ang tamang sagot ay Malumi. Anong tayutay ang tinutukoy sa pahayag? Durog ang katawang bumagsak sa semento silando. A. Pagtutulad. B. Pagbibigay katauhan. C. Pagmamalabis. D. Pagwawangis. Durog ang katawang bumagsak sa semento silando. At ang tamang sagot ay letter D, pagmamalabis. Anong wikang Filipino ay hawig sa mga wika sa Asia? Alin dito ang pinagmulan ng wikang Filipino? A. Bahasa. C. Nihongo. D. Mandarin. D. Malayo-Polynesio. Alin dito ang pinagmulan ng wikang Filipino? Ang tamang sagot ay D. Malayo-Polynesio. 35. Siya ay hinirang na taga-sensus ng bahay-bahay. Ano ang kanyang nalikom? A. Ang bilang ng tao sa bahay. B. Ang kayamanan ng may bahay. C. Ang datos tungkol sa mga bata sa bawat bahay. Letter D. Ang datos tungkol sa mga naninirahan sa bawat bahay.
At ang tamang sagot ay letter D, ang datos tungkol sa mga naninirahan sa bawat bahay. 36. Ang butong tinangay ng aso, walang pagsalang nalawayan ito. Ang kaisipang ito ay tumutukoy sa katotohanan ng atlang. Letter A, pagnanakaw. Letter B, pagtatanan. C, pagpapakasal. D, pakikipagkaibigan. Ang butong tinangay ng aso, walang pagsalang nalawayan ito. Ang kaisipang ito ay tumutukoy sa katotohanan ng pagtatanan. Isang awiting bayan na tungkol sa pakikipagkaibigan ang A. Sambutani, B. Salagintok, C. Daileng, D. Oyaye. Isang awiting bayan na tungkol sa pakikipagkaibigan ang Salagintok. Tatlumpot walong katanungan. Upang lalong maging patlang ang patakaran ng Pangulo na mabago ang pamamalakad sa bansa, ipinasya niyang magkaroon ng pagbabagong tatag sa lahat ng sangay ng pamahalaan. A. Marangal, B. Mabisa, C. Tanyag, D. Malinaw. Upang lalong maging ang patakaran ng Pangulo na mabago ang pamamalakad sa bansa, ipinasya niyang magkaroon ng pagbabagong tatag sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Ang tamang sagot ay Mabisa. Walang tubig kahapon. Ito ay pangungusap na A. May paksa, B. Walang pandiwa, C. May panaguri, D. Walang paksa. Walang tubig kahapon. Ang tamang sagot ay B. Walang paksa. 40 na katanungan. Alin sa mga sumusunod na akda ni Aurelio Tolentino ang siyang naging sanhi ng kanyang pagkakulong? Alin sa mga sumusunod na akda ni Aurelio Tolentino ang siyang naging sanhi ng kanyang pagkakulong? A. Lupang Tagalog, B. Kahapon, ngayon at bukas, C. Bagong Kristo, D. Manood kayo. Ang tamang sagot ay B. Kahapon, ngayon at bukas. Anong hukuman ang siyang patlang ng mga kaso ng korupsyon? Anong hukuman ang siyang patlang ng mga kaso ng korupsyon?
A. Manglilitis, Court of Appeals. B. Naglilitis, Sandigang Bayan. C. Maglilitis, Korte Suprema. D. Tagapaglitis, Ombudsman. Ang tamang sagot ay B. Anong hukuman ang siyang naglilitis ng mga kaso ng korupsyon? Ang sagot ay Sandigang Bayan. Ano ang pangungusap na dapat mauna? Una, ngunit ang pagtatalo ay hindi dapat na uwi sa pagkakagali. Pangalawang pagpipilian, natural lamang ang pagkakaroon ng magkakaibigang palagay ng ang mga tao. Pangatlong pagpipilian, sa mga mag-asawa man ay hindi maiwasan ang pagkakaiba ng opinyon. Paapat, kahit sa magkakapatid, karaniwan na ang hindi pagkakasundo. Kalima, upang maiwasan ito, nararapat lamang na maging bukas ang ating isipan sa paniniwala ng iba. Alin sa limang ito ang pangungusap na dapat mauna? Ang tamang sagot ay letter B. Natural lamang ang pagkakaroon ng magkakaibang palapalagay ang mga tao. Ika-apat na po tatlong katanungan. Siya ang ama ng maikling kwento ng Pilipinas. Sa Pilipinas. A. Jose Garcia Villa. B. Diogracias Rosario. C. Aurelio Tolentino. D. Zulieta de Costa. Siya ang ama ng maikling kwento sa Pilipinas. At ang tamang sagot ay B. Diogracias Rosario, ang ama ng maikling kwento sa Pilipinas. 44. Ano ang gawi ng pananalitang ito? Bawal tumawid, may namatay na dito. Ano ang gawi ng pananalitang ito? Bawal tumawid, may namatay na dito. Letter A, pananakot. B, pagtukoy. C, babala. D, paalala. Ang tamang sagot ay C, babala. Ika-apat na po't lima. Ayon kay Balagtas, ang laki sa layaw karaniway hubad. Kaya ang mga bata ay letter A, gyprocs. B, nag-aartista. C, nakapagtatapos sa pag-aaral. D, hindi sumusunod sa magulang. Ayon kay Balagtas, ang laki sa layaw karaniway hubad. Kaya ang mga bata ay
hindi sumusunod sa magulang. Number 46. Nag-alsabalutan si Rosalie dahil sa malimit umanong pananakit ni Danji. Nag-alsabalutan si Rosalie dahil sa malimit umanong pananakit ni Danji. Anong ibig sabihin ng nag-alsabalutan? A. Lumayas, B. Nagtampo, C. Nagtago, D. Nagmaktol. Ang tamang sagot ay A. Lumayas. Hayon ng mga bata na masayang naglalaro. Ang salitang hayon ay isang A. Pang-abay, B. Pang-angkop, C. Pangalan, D. Panghalip. Ang tamang sagot ay B. Panghalip. Ang sentro ng pagdiriwang ng sentenaryo ay sa Kawit, Cavite. Ang kasing kahulugan ng salitang nasa malalaking letra ay A. Ika-50 taon, ika-50 taon, panghabang panahon, ika-100 taon, ika-25 taon. Centenario. Ang kasing kahulugan ng salitang centenario ay C. Ika-100 taon. Apat na put siyam. Isang awiting bayan tungkol sa paglilibing ang A. Umbay, B. Kondiman, C. Sambotane, D. Suliranin. Isang awiting bayan tungkol sa paglilibing ang A. Umbay. At ang panghuli nating katanungan para sa video na ito, ang patlang ng mga guro ay dininig ng komite kahapon. Alin sa mga sumusunod ang tamang salita? Ang patlang ng mga guro ay dininig ng komite kahapon. A. Pakiusapan, B. Pakikipag-usap, C. Ipakiusap, D. Pakiusap. Ang tamang sagot ay letter D. Pakiusap. Ang pakiusap ng mga guro ay dininig ng komite kahapon. At yan po ang 50 halimbawa ng mga Filipino questions para sa general education ng licensure examination ng ating mga guro. At meron pa tayong mga susunod na videos para sa ating LET reviews. Meron pa tayong mag-upload pa tayo ng iba't iba pang mga sample questions para po sa review ng ating mga guro. Kaya abangan nyo po yan at hanapin nyo lang po sa iba pa nating mga videos. Baka na-upload ko na sa panahon na nakikinig kayo o napanood nyo ang video na ito, baka uploaded na. Hanapin nyo lang sa iba pa nating mga videos. Meron yang may mga category yung mga video natin. Meron tayong Araling Filipino. Meron ring Araling Panlipunan. At ang mga reviews para sa licensure examination ng teachers natin ay ilalagay natin sa isang kategorya para madaling mahanap. So hanapin niyo lang po. At kung bago po kayo sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan i-like ang ating video
At pakishare na rin po para po mahanap ng iba pang mga mag-aaral at mga reviewer ang ating channel. At huwag niyo pong kaligtaang mag-subscribe dahil mas marami pa po tayong mga araling Filipino at mga araling panlipunan sa mga susunod pa nating mga videos. Maraming salamat po!